Yeah. Hi guys, welcome back to my channel. So Gail here. Ang ating video for today is tag. Another tag, as you can see sa title, it's about being a Christian. So this is gonna be a Christian tag. I have here 18 questions to answer, and through this questions, I will share to you kung paano ako napunta sa faith and what are some of my beliefs habang nandito ko at claiming to be a Christian. So yeah, without further ado, let's get started. Okay, so as I mentioned, meron tayo ditong 18 questions, and I will be flashing the questions and written, tapos sabihin ko na lang kung ano yung mga sagot ko. So, yeah. First. So, ang aking testimony as a Christian is I started attending school when I was in kinder sa isang Christian school. So, yun. Doon nagsimula yun. Doon po unang narinig yung tungkol kay Jesus. Pero after some time, like when I was in elementary, wala na yun. Yung belief ng family namin is Catholic. Pero yun, chill naman. Naniniwala naman din kay Jesus. Yun nga lang. Hindi na kasing grounded katulad nung bata or nung nag-aaral ako sa isang school na mga Christian yung teachers. And so, when I went back, tapos dito na ako sa Manila, nag-aral ulit. Yun, nawala akong alam, wala akong ginagawa, hindi ako nagsisimba masyado, walang pake, ganyan. And, that was when I was in fourth year, noong 2009 yata yun, noong una akong pumalik ulit sa church. Pero nawala ulit ako. Pero yung pinaka naging transition ko was when I was in second year college. Magsi-second year. Mga 2011 or 2010. Ganun yung, yun yung panahon na tinanggap ko si Lord yung Panginoon para pag-lates ko. So, before that, I was pasaway na bata. Hindi naman sobrang sama, pero hindi rin ako sobrang bait. Yung talagang palamura, sumasagot sa magulang, lagi napapaaway, masyadong bossy, masyadong matapang, masyadong laging pasugod, ganun. And hindi ako mag-iisip kung ano sasabihin ko, masyadong, siguro nung time na yun, wala lang talagang pakialam sa buhay, ganun. Although, nag-aaral naman ako, pero hindi talaga ako eager, so talagang medyo, ganun. Nung naging Christian ako, totally, yun na yung magsi-second year college na ako. Yun yung nakapag-encounter ako. That was an event, like a retreat na magkakaroon ka ng experience and parang learning din ng mga patungkol kay Lord. Tapos yung pastor ko noon, siya yung talagang tumutok sa akin para matuto at saka para maisa puso yung mga sinasabi ni Lord sa Bible. And doon, unti-unti nang nagkaroon ng changes, naging mas matino na ako, mas may respeto na sa kala mama, and stuff like that. So, yun. Ang favorite Bible verse ko is Psalms 139 verse 14, yun yung I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Kaya ito yung favorite verse ko kasi the first time I saw this one, doon din sa encounter na yun, na-boost yung confidence ko. Tapos I realized my worth. And kasi noon, confident ako pero parang superiority complex lang siya. Yung tipong inferior ka talaga pero para hindi ka apihin ng iba. Alam mo yun, you're having this kind of mask na hindi, matapang ako, ganyan. Pero pag deep inside, alam mo yun, weak ka naman talaga. So, yun. And after kong malaman to,
mas naging understanding ako, o hindi man, mas naging understand, mas naging open ako to see what are the flaws in me and really learn to accept them. Kasi syempre ang dami. Yun, so, una, physically, syempre, yung mga physical attributes na meron ako, na hindi ko gusto, may mga ugali na nahirapan akong alisin. So, yun, yung mga nagpapababa ng self-esteem ko, talagang, ito yung pinakatumulong sa akin para makakope doon. Okay. Number 3, yung mga denominations na na-experience ko, first was when I was in, yun nga, Nazarene Church. Yun, dun ako nag-start. And ngayon naman, I'm in Evangelical Free Church. So, dito sa Philippines, yun yung, dito sa Philippines, Evangelical Free Church of the Philippines, EFCP. Yung bakit? Kasi hindi ko alam, napunta ako dun. And dinala ko ni Lord. Hindi ko alam. Yung beliefs ko tungkol sa denomination is, Depende talaga yan sa inyo. For me, wala naman ako masyadong issue dyan. As long as you have the, or you believe the essentials, you know your faith, you know what Jesus did for you, how He saved you, and yun, yun lang naman yung mahalaga sa akin eh. Kasi minsan sa loob ng isang denomination, meron pa rin mga certain differences ng mga paniniwala. And yung mga denomination din, kaya sila nagkaiba-iba ng, alam mo yun, ng umbrella nila kasi meron din silang hindi pinagkakasunduan. Pero, overall naman, we are united in spirit. And kung Kristiyano ka, si Jesus yung foundation ng faith mo. And yun, na problema yun, iisa pa rin yung paniniwala. Yun nga, yung Trinity, syempre, kung paano mo naiintindihan yun, kung paano mo, kung paano ka naniniwala sa kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo, yun yung pinaka-importante. And denomination is, for me, hindi naman siya ganun ka-big deal para sa akin. Para sa akin. Kasi baka merong mga tao na yun yung big deal sa kanila yun. Okay, na next, number 4. So yun, marami akong favorite songs. And yun, dati, ang favorite song ko na lagi ko talagang pinakikinggan is yung Jesus ni Chris Tomlin. Tapos, recently, or the past few months, simula nung nag-concert yung Hillsong dito sa Pilipinas, yung favorite ko na is yung So Will I. As in, hindi ako makatulog nang hindi ko yun napapatugtog bago ako matulog. And grabe yun, sobrang pinaiyak ako nung kantang yun. Talagang dinadamdam ko siya na ako yung nandun talaga sa shoes nung kumakanta. Alam mo yun, talagang ako yun. Sinasabi ko yun kay Lord. Ganun ko siya feel na feel. Tapos yung isa pa is yung Beautiful Savior. Yung Beautiful Savior kasi sobra siyang maganda para sa akin. Yung talagang kahit ulit-ulitin ko din. Kasi sobrang nagpaparealize yung kantang yun sa akin kung gano'ng ka-amazing si Lord, kung gano'ng ka siya, kung gano'ng siya ka-transcendent, kung gano'ng siya ka-bongga, alam mo yun. And yun, kaya naging favorite ko rin yung song na yun. Ang isa pang pinapakinggan ko, last na, pinapakinggan ko recently is yung Sinking Deep. Kasi, wala, tagos lang din sa puso yung ano niya, yung lyrics niya. Bali, wala lang. Nakakatulog din ako na pag yun yung pinapatugtog ko. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa ano, sa hymn. Pero magaganda talaga yung mga message ng mga hymnals or mga kanta noon. Pero siguro dahil din sa preference ko as a person, mas into ano ko, yung rock siguro o yung banda-banda talaga. Ganun. Naman, nag-evolve talaga ang preferences ng tao. Hindi mo siya nag-evolve na pabongga, pero nagkakaiba-iba. Tama, yun yung tamang term. Nag-iiba-iba, merong variation, merong, alam mo yun, variety sa tastes ng mga tao. So, siguro sa mga kabataan na katulad ko, and since K-pop tsaka rockista yung line ko sa music, mas dun ako sa mga banda-banda. No? Planet Shakers, Hillsong, ganyan, marami pang iba, yun. Ang paborito kong book maliban sa Bible ay yung mga sinulat ni Lee Strobel, yung The Case for Christ, The Case for Jesus, The Case for Faith. Yun yung mga sinulat niya. Sobrang na-amaze ako kung paano niya
nung lalo na yung case for Christ na he was an atheist, tapos through his research and investigation tungkol kay Jesus is, alam mo yun, nakilala niya at napatunayan niya na totoo yung existence ni Lord, at yun yung nagdalasahan niya sa faith. Yun, mga ganun. And other books that I love, hindi na kasi ako masyadong nagbabasa ngayon. Pasaway ako ngayong quarantine. Puro kay drama. And hindi ko masyadong nakakapagbasa. Pero yung isa pang favorite ko, yung mga sinulat ni Edmund Chan. Yes, Pastor Edmund Chan. Grabe, sobrang, alam mo yun, maiintindihan mo siya kahit na, basta hindi masyadong malalalim yung mga terms na ginagamit niya. Tapos, meron pa. Hindi, mga pangarap kong basahin yung mga sinulat nila, Ravi Zacharias, ni Enterite. Tapos, syempre, yun, hindi talaga makapagbasa maliban sa mga kailangan kong basahin sa school, sa Bible school, kasi syempre required ka magbasa ng, diba? Yes, I've been baptized, yun nga, dalawang beses. Una noong 2009 kasi, akala ko Christian ako, pero actually na-amaze lang talaga ako na yung church namin dito na noon, merong swimming pool dun sa may altar. Tapos parang sabi ko, uy, gusto ko talaga. Ang makikiswimming ako dun. Eh, nakita ko nagbabaptize si Pastor Somalia. Charot. Pero hindi, feeling ko naman, naiintindihan ko na rin naman yung baptism nung time na yun. But then, when I indulge pa rin ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. So, hindi ko siya napangatawala. Not until nung etong ano na, nung yun nga, nung 2011, I was baptized for real. And I understood na kung gaano ka-importante yung ibig sabihin ng baptism sa isang, or sa buhay ng isang Kristiyano. So, yun. Favorite book, marami. Pero syempre, ang pinamahalaga para sa akin yung gospel books. Kasi yun yung pinaka nagpakilala sa atin kung sino si Jesus, kung anong ginawa niya para sa atin, yung buhay niya, ni Narich. Syempre yun. Isa pang favorite ko na book is syempre yung Psalms. Kasi yung Psalms sobra ako na-appreciate yun kasi si Lord pinarealize niya sa atin kung gano'n niya pinapahalagahan yung emotion natin, kung paano niya pinapahalagahan yung expressions natin deep within. At yung tipong importante sa kanya yung emotion, kahit na dapat bilang tao, hindi lang yun yung pinapagana natin. But we also have to realize that it is an important part ng well-being natin. Hindi ibig sabihin na nakakaramdam ka ng galit, nakakaramdam ka ng saya, nakakaramdam ka ng lungkot. Parang, alam mo yun, wala ka ng karapatan, bawal ka man-depress and stuff like that. And Psalms showed us na you can express how you feel kay Lord. Pwede kang umiyak sa Kanya, pwede kang mag-rejoice para sa Kanya, mag-rejoice sa kabutihan niya sa'yo, pwede kang malungkot, maramdaman mo minsan na nag-iisa ka. Pwede mong maramdaman yun, basta sa kanya mo sasabihin, ganun ko siya, sobrang na-appreciate. Yun nga, favorite verse ko pa, nasa Psalms 10. So, yun. My favorite thing about the church is yung sense of unity in faith, in prayer. Alam mo yun, yung pagiging, yung fellowship ng church, yung pagiging isa natin whenever someone's in need, whenever someone's struggling, yung prayer na binibigay sa bawat isa na humihingi nito, then nakakataba ng puso na makita na yung tao may pakialam sa'yo. Although, kahit pa paano, minsan yung mga tao na akala may pake, pero kahit pa paano, through prayer, baka naman, di ba? So, that's one thing that I like about the church. And also, syempre, yung theology, kung paano natin din, paano nagtutulungan ng bawat isa na maintindihan, kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung, alam mo yun, yung mga pwede pa natin malaman para ma-apply sa, practically, sa normal nating buhay. Yun. Syempre, dahil nga masyado tayo maraming natututunan, maraming nalalaman, yung tendency na maging
hindi naman sa perfectionist, hindi naman sa hypocrite. Charin. Parang, alam mo yun, yung overly judgmental siguro. We are called to judge, pero we also called to love. Yung balance doon yung importante. Minsan kasi bago mo tignan kung ba't niya ginawa yung, tignan yung ginawa niya, you have to also look at why, dun sa why niya ginawa yung bagay na yun. Ano yung part mo, ano yung ginagawa mo, bakit siya umabot dun sa part na yun bilang kapwa mo, Christian, diba? So yun yung isa sa struggle na napapansin ko, na minsan, we are so easy to reject or to criticize one person just because he or she did something, the scriptures is, alam mo yun, parang ayaw gawin ni Lord, ayaw ni Lord na gawin mo. Minsan kasi nangyayari din, we tend to hate the person instead of the sin. So yun, it's a very thin line na pag kinross mo, makakasakit at makakasakit ka bilang Kristiyano. And especially sa mga matured Christians, minsan kasi all the more na nagmamature tayo sa faith, na mas din na mas nagiging understanding tayo, alam mo yun, yung mas nagiging broad din yung pag-intindi natin sa mga bagay-bagay kasi we've been experiencing it the whole time. So yun, kaya minsan nag-stumble din yung mga bago. And ako naman bilang ako, minsan sa mga mas matatanda sa akin yun, dahil tinitingnan mo sila, minsan nagkakaroon ako ng struggle sa loob ko kung paano. And siguro yun nga, you really have to understand and you really have to check yung gap, yung difference din ng perspectives. So dun siya pumapasok. And kaya kailangan ng dialogue, kaya kailangan na imbis na mag-away sa mga differences ay i-respect na lang talaga. Yan. Isa pang napapansin ko is yung sistema. Siyempre, I'm into system. Wala namang kwenta yung isang organization, walang kwenta yung isang lugar, walang kwenta yung samahan. Kung walang sistema, it just, you know, it comes naturally. Pero minsan kasi, churches tend to overly systematize things. Alam mo yun, it's a matter of checking each person's flexibility. Meron kasing chances din na hindi masunod ng isang tao yung sistema na o kaya yung plano na ipinatupad natin. Pero laging yung plano kasi ng tao laging, alam mo yun, laging papalpak yan. And we have to look at it as a way of God to show how He does things on His own. Ganun. Tapos, yun, siguro ako lang kasi yung klase ng tao na ayoko nakukulong sa isang sistema na yung parang nakakasakal. Kaya siguro, ganun yung, meron akong ganung thinking. And marami ko din kasi yung mga kabataan na kasamahan ko yung nahihirapan sa ganun. Sometimes, we really have to innovate. Alam mo yun, mag-progress tayo na hindi tayo ma-stuck doon sa nakasanayan lang natin. Kailangan tayong tumanggap ng mga bagong paraan kung paano natin maserve yung kapwa natin Christians. Yeah, that's marami pa siguro yung mga issue na napapansin ng church, pero yun lang yung significant sa akin as a believer or as part of the church bilang kabataan. Okay. So yun. I openly share my faith sa unang-una sa mga kaibigan ko. Dati nahihiya ako kasi may chance. Siyempre, nakilala ka nila, nakasama ka nila. Alam nila yung pinagagagawa mong kalokohan dati. And merong hiya na parang baka mapahiya ka, baka sabihin ko na kung ano. But then, I realized na if you really love the people na tinuturo mong kaibigan, you would share it to them. And yun, hindi ako nagdadalawang isip na magbigay ng payo na alam mo yun na galing sa scriptures, tapos kung ano yung naiintindihan ko na makakatulong sa kanila sa sinasabing perspective sa akin ni Lord. Ganyan. Yeah, syempre sa social media, mas madali na para sa atin na i-share kung ano yung faith natin. Katulad nito, vinavlog ko. And it's a great opportunity to reach out many people na din
sa panahon ngayon, lalo na na naka-lockdown tayo, and there's so much struggles going on sa buhay ng bawat isa, pandemic, yung fear, yung anxiety, kasi hindi malabo na yung mai-share mo dito sa ganitong paraan ay makakapagbigay ng encouragement sana sa mga taong makikinig o manonood sa'yo. So yun, it's another way of sharing the gospel or yung faith ko. Yun, sa family naman, ganun din sa pagtuturo ng Bible, nagkakaroon kami ng weekly devotion na yun, at least nakikita nila kung paanong totoo na kumikilos yung word ni Lord sa buhay ng mga tao na nakikinig sa Kanya. Down to earth, keep on falling when I know it hurts. Going through